Hello, Jack of all. Ito yung aming kitchen. Maliit lang. And then, wala kaming dish drainer dito sa kitchen. Bali, yung mga pinagugasang plato, nilalagay lang namin dito sa planggana. So, ang plano ko, maglalagay ako ng dish drainer dito sa kitchen. Kaso, wala nang space. So, plano kong gawing wall mount yung dish drainer na ilalagay ko. So, sa tapat mismo ng sink. So, somewhere here, maglalagay ako ng dish drainer. Tapos, yun. So, hopefully, makatulong siya. Hello? Okay, ito na ulit tayo. Ito yung kitchen namin. So, nag-prepare na ako ng mga butas sa tiles. No? So, limang butas yung aking drinil sa tiles sa pagkakapitan ng ating bracket na ginawa ko. So, ayan siya. Then, ito yung bracket na ginawa ko. It is made of 1x3 na wood and 3/4 plywood. So, 1x3 yung tatlong part na nakikita nyo. Itong malaking part na nasa gilid na may 3060 ay plywood. So, pinarm ko siya, inassemble ko siya in a way na magpo-form siya ng bracket. So, nag-prepare na rin ako ng butas na mag-fit dun din sa butas na nasa wall. No? Para maging screw na lang, i-screw na lang natin siya later. So, yung bracket na ito. So, dalawa siya. No? Since magkabilang side ko, lalagyan ng then, ito, ang gagamitin nating screw ay 1.5 na screw with washer, no? Then, kailangan din natin ng screwdriver. Kung meron kayong cordless, okay din siya. Or ordinary screwdriver, okay din, no? Okay, ano pa? So, nag-prepare ako ng butas dun sa bracket na ginawa ko. So, kakapit dito yung aking ilalagay na dish drainer, no? Para lang for stability ng dish drainer, lalagyan ko siya ng kapit na nylon strip, no? For stability purpose lang. Ayan. Okay. Lagay ko muna yung nylon strip. Ayan. Then, so, i-drive ko lang muna yung screw. Then, palit ko na sa wall. Same sa other side.
kailangan ko lang i-tighten yung nasa dulo dahil mahirap siyang i-drive using cordless, so minanual ko siya. Pwede na natin ipatong tong dish drainer na binili natin. Yan. Okay. So, for stability, kailangan natin ilock na yung ating mga nylon strip na nakaabang sa gilid ng bracket. Sa gitna, naglagay rin ako ng isang screw for additional safety lang, no? Na kakapitan din ng nylon strip. Natin yung excess. Yan. Okay na. Yan. Bigyan pa lang natin ng additional pa. Para medyo kakapit siya kasi medyo malayo yung screw dun sa yung nylon strip na tinali natin. Medyo malayo dun sa dish drainer. Kaya ninalawa ko yung nylon strip. Then tighten the screw. Okay. So, ayan na siya. Ang ating wall mount dish drainer. So, ayan. Ayan na kadali. Space saver siya since it's wall mount na. So marami pa tayong pwedeng maging space. Okay. Ito na yung ating wall mount dish drainer. Yan, meron na siyang gamit. Nakapagbugas na kami ng pinggan. So, ginamit na namin siya. Yun lang for this video. Thank you for watching.